Good morning everyone! Kumusta na kayo? Friday na ulit. So bago pa tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat mong muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy na binibigay niyo sa amin. Thank you so much Father God sa patuloy na pag-iingat niyo sa amin, sa pagbe-bless niyo sa bawat isa po. Dalangin ko Lord na patawarin niyo rin po kami sa mga nagagawa naming pagkakamali sa inyo, mga pagkukulang sa inyo. Patawad po Panginoon. At dalain ko, Lord, na samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng salita sa umagang to. I-guide niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, at dalain ko, Lord, na may matutunan po kami sa umagang to. Maraming salamat, Lord. Bless niyo po ang bawat isa at patuloy niyo rin po kami i-guide, Panginoon, sa araw na to. Sa aming mga gagawin po, in Jesus' name we pray, Amen. Kumusta na kayo? And ang title po ng ating topic for today is Great Joy. Ang verse po ay sa Genesis 21:1-7. Ang kapanganakan ni Isaac. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit na matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sinumang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na yon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata. Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Makikita po natin dito na yung pangako sa kanila ng Diyos sa verse 1 at tinupad ang kanyang pangako. Dito talagang confirm na matutupad na yung pangako ng Diyos na magkakaanak na si Sarah. So, sa Genesis 18:10 po, sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. So 1 taon po nagsalita si Yahweh na babalik siya at tinupad nga po niya ang kanyang sinabi na sa kanyang pagbabalik na si Sarah po ay magkaanak. Sa Book of Genesis po natin makikita na si Abraham at saka si Sarah ay matanda na. Hindi na po nereregla si Sarah. Tapos 1 taon na kaya si Abraham nito at saka si Sarah? Si Abraham po ay 100 years old at saka si Sarah ay 90 years old. So matanda na talaga po sila. So kung may nakikita po tayong tao na 100 years old ngayon at saka 90 years old, iisipin pa ba natin na magkakaanak pa siya? Siyempre hindi na po. So kagaya po ng reaction ni Sarah, siya po ay parang pinagtawanan po niya yung si Yahweh nung panahon na yun na sinabi niya na magkakaanak pa si Sarah. Sa pagbalik ko ha, hindi nung time na yun, kundi sa pagbalik ko sa 1 taon. So after 1 year, bago pa magkakaanak si Sarah. So matagal po silang naghintay na magkaroon ng anak. Yung ipinangako sa kanila ng Diyos, syempre po, kailangan po nilang hintayin yun kung kailang ipapatupad sa kanila ng Diyos. At syempre, hindi rin po nila magagawa yun kung hindi pahihintulot ng Diyos. So, nagkaroon po ng perfect timing yung pagkakaroon nila ng anak. Sinabi po niya dito, no, as he had spoken, the Lord is always faithful to his word. Ang pangako sa kanila ng Panginoon nangyari kagaya ng kanyang sinabi doon sa Genesis 18:10. Iba po sabi niya, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. At the set time. Kumbaga, may panahon at saka ganong kung anong araw siya bumisita, nung yung panahon din na yun, magkakaroon ng anak si Sarah. Sa Genesis 18:14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. So, 2 beses po inulit, no, sa Genesis 18:10 at saka sa 14. Ang perfect timing po ay naganap sa kanyang sinabi
gaya ng kanyang sinabi at sa panahon na kanyang sinabi. Nung naipanganak na si Isaac, may dalawang bagay na inutos si Yahweh kay Abraham. Si Isaac ang ipangalan at ang tuliin si Isaac pagkatapos ng 8 araw. So dito po nagkaroon ng great joy si Sarah. Dati po nung nagsalita si Yahweh nung bumisita siya doon sa Genesis 18:10, na sabi niya, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. So nung time na yun, narinig kasi ni Sarah yung sinabi ni Yahweh. Pero anong ginawa niya? Pinagtawanan niya. Ako? Ang tanda ko na. Magkakaanak pa ba ako? Parang ang imposible. Kahit na sinong taong makarinig, kahit na sinong tao sa ganitong edad ko, magtatawa lang dahil talagang imposible nang magkaanak na. Pero ang nagkaroon siya ng great joy, yung tinupad ng ni Yahweh ang kanyang pangako sa kanila. So, nagkaroon siya ng dati ang tinatawanan niya dahil hindi siya naniniwalang magkakaanak siya. Pero ngayon, nagkaroon po siya ng great joy dahil natupad po yung pangako sa kanila ng Panginoon. At siya nga po ay nagkaanak sa tamang panahon. So, kaya nga po, huwag tayong makulit, no? Lalo na pag may mga prayer request tayo, may mga hinihiling tayo sa Diyos, magtiwala lang tayo na ibibigay niya sa atin to sa tamang panahon. At kung kalooban niya talaga na na-i-answer yung ating mga prayer. So, dalangin ko na may natutunan po tayo muli sa umagang to. Hi po ulit kay Beth Centeno del Rosario, Lolita Rimas, Feli L. Aquino, Josefa Colanay, Gian Carlo Zamora, Suzette Empainado, Enrica Castillo, Rima Sandelin, ML Mavidion, Paz Daulayan, Crystal Joy De La Cruz, Lenny Reliera, Verbosidad Gerald, Yunida Sumera, Ramil Viluan, Jenny Rojas Reyes, Augusto Banganan, Dom Aduca, Jeng Gonzalez, Olivia Policarpio, Arlene Uson, Roberto Gonzalez, Joanne Galang, Benji Martin at Ate Judy, Jeff Rojas and Faith Rojas, Angel Yadis, MJ Benape, Ramil Biluan, Gwen Adap, Net Panganiban, Rona Fuentes, Rolly Kison. Pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng great, great joy sa araw na ito. At tuloy-tuloy po pa din ang ating 8 o'clock habit hanggang Saturday po ng 8 to 9 p.m. Ang ating morning prayer po from Monday to Friday, 6 to 7 a.m. Ang ating ladies Bible study, Saturdays, 2 to 3:30 p.m. Kids Ministry, Bible True Stories, every Saturday po ng 10 to 11 a.m. Ang ating pong Sunday service, 9 to 11 a.m. Meron pa rin po tayong live, kaya yung mga hindi po makakapagsimba, pwede po kayong mag-join live po. And ang ating Alab Youth, every second and fourth Sundays ng 12 to 3 p.m. Ang ating Women's Book Study of Genesis, every Sundays po ng 3 to 4:30 p.m. At ang ating Men's Fellowship Sunday po, or every Sundays po ng 5 to 6:30 p.m. Sana po kung may 40 days challenge po ang ating 8 o'clock habit, gawin din po natin ito sa ating morning prayer. Kahit na po any time of the day, pwede po nating ulitin yung ating 6 o'clock habit. Kasi po minsan, inamin ko po na nag-a-alarm po ako para makapanood ng 6 o'clock, habit, pero nakakatulogan ko po. So, sorry po Lord. And pwede rin po natin itong panoorin any time of the day kasi naka-record naman po ito. And thank you so much po. Please share din po para may maabot din po yung ating mga devotion. So God bless you all. Thank you Lord. It's Friday. God bless you all. And mag-pray po muna tayo bago po tayo mag-end. Thank you so much Father God sa aming natutunan sa umagang to. Dalangin ko Lord na matuto po kaming maghintay sa mga prayers na hinihiling namin sa inyo. And dalangin ko Lord na magkaroon po ng great joy ang bawat isa, Lord, habang hinihintay po ang mga answered prayer, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Continue to guide us today, Lord.
At dalangin ko na kayo po ang mag-bless sa bawat isa. Maraming maraming salamat, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless you all.